Hello guys, good morning guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung nabili kong clip pan sa Lazada ko nabili to. Pero meron din sa Shopee nito. Ayan, solar clip pan, no? Running siya sa 12 volts battery. Kahit anong 12 volts battery, gagana siya. Ang capacity niya is 15 watts ang take niya, no? And running on 15 watts power. Ayan. 12 volts ang ano niya. Ayan. Ito siya. Ayan. NSS clip pan. Ayan siya. Inassemble ko na. Ginagamit ko na. Ang review ko sa kanya is okay siya. Hindi ko ina-expect na ganito siya, magiging ganito siya kalakas. Kasi ang liit lang niya. Para lang bigyan ko kayo ng comparison kung gaano siya kalaki. Meron ako ditong Gatorade na 500 ml. Kung di ako nagkakamali. Ayan, Gatorade na 500 ml. And ayan lang siya. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Ayan. Maliit lang siya. And hindi ko ina-expect na ganito yung magiging lakas niya. Ano, hinihipan niya yung carton. Bukas natin. Para ayan, ipapakita ko lang kung gaano siya kalakas. Hindi ko alam kung na-appreciate nyo kung gaano siya kalakas. Basta decent yung binubuga niyang hangin. Hindi ko ina-expect na ganoon sa liit niya. Tsaka 12 volts 15 watts lang siya. So maliit lang siya kumonsumo ng energy. Ayun. Tama-tama 'to sa yung solar setup ko na maliit lang, no? Small scale na solar setup ko. Tama-tama 'to. So tinesting ko to kagabi nung dumating. So wala nang araw kagabi, ang gagamitin niya na lang is yung charge ng battery. Napatakbo ko siya ng humigit kumulang 4 na oras, pero hindi niya nakalahati yung capacity ng 12 volts ko na 40 amperes na lead acid battery, no? So ibig sabihin, ayun nga, kasi yung 40 amps by 12 volts is considered as nasa around 440, kung di ako nagkakamali, no? Nasa around 440 watts hour. 440 watts. Tapos ito, running lang to ng with 15 watts lang. So matagal kung yan lang ang gagamitin. Siguro kaya niya ng mga, kasi 400 watts yun, pero 220 lang ang pwedeng gamitin kasi lead acid . Yung depth of discharge niya 50% lang. So 220 divided by 15. So yun lang, pero matagal na rin yun, no? Siguro mga 12 hours or more kaya niyang umandar dun sa ganong klaseng tama-tama to pagka nagba-brown out sa gabi. Ayan. Tama-tama. Ang lakas ng hangin niya. Ang lakas ng buga. Ang lamig. Ayan. Pakita ko lang sa inyo yung setup ko. Ayan. Ayan yung setup ko. Ito yung solar charge controller ko. Ayan. Naka-indicate 13.5. Charging siya kasi may araw. Tapos ayun yung dalawang battery yon na 20 amperes ang isa, bali pinag-parallel connection ko siya. Naging 40 amps siya na 12 volts. Ayan.
Tapos ito, kiniklip lang siya sa battery. Ito yon, ito yung clip niya. Positive, tapos nandoon yung negative. Ayan. Kiklip mo lang siya sa battery, tapos aandar na siya. Ayan siya, guys. Sa mga gusto, sa mga mayroong gantong setup, mayroong battery na spare at gusto niyo ng electric fan pag brownout, no? For emergency purposes, pag brownout, pag may power interruption at nainitan kayo, pwede kayo bumili ng ganito. Ito, marirecommend ko to. Ayan, oh. Yung NSS brand, ayan. Malakas siya. Malakas ang hangin niya at saka tipid siya sa power. 15 watts lang. Ayan. Ang price nito, magkano ang price nito? Ayan. Ang price nito na bili ko is 309 pesos. Hindi pa kasama ang shipping. So, sabi mo ng 50 pesos ang shipping, aabot siya ng mga 360 pesos. Ganun, 359, 360 pesos. Ayan. Energy saving, strong wind, totoo yan. Energy saving, totoo. Strong wind, totoo. Low noise, ayan. All copper coil, ayan. Na sabi niya, low noise. Ayan. As you can see, wala kayong maririnig na tunog na nagmumula dito sa fan. Siguro, maririnig niyo yung buga ng hangin, no? Pero, wala kayong maririnig na tunog dyan sa fan na yung mga whizzing or yung mga nagbabibrate, ganyan. Wala kayong maririnig na ganun. So, ayan, ang review ko dito sa, sinare ko sa inyo, NSS clip fan na nabili ko sa Lazada. Sa halagang 309 pesos. Ayan. Kung nag-iisip kayo bumili, pwede nyo itong bilhin. Marirecommend ako ito. Malakas. Okay. Thank you, guys.